Ika-anim na kabanata. Nakita kong sinira ng kordero ang una sa pitong selyo. At narinig kong kasing lakas ng kulog na sinabi ng isa sa apat na buhay na nilalang, "Halika!" At nakita ko ang isang kabayong puti na ang sakay ay may hawak na pana. Binigyan siya ng korona at siya'y humayo upang patuloy na manako. Sinira ng kordero ang pangalawang selyo at narinig kong sinabi ng pangalawang buhay na nilalang, "Halika!" Isa namang kabayong pula ang lumitaw na ang sakay ay binigyan ng kapangyarihang magpasimula ng digmaan sa lupa upang magpataya ng mga tao. Binigyan siya ng isang malaking tabak. Sinira ng kordero ang pangatlong selyo at narinig kong sinabi ng pangatlong buhay na nilalang, "Halika!" Isang kabayong itim ang nakita ko. May hawak na timbangan ang sakay nito. May narinig akong parang isang tinig buhat sa kinaroroonan ng apat na buhay na nilalang na nagsabi, "Isang takal na trigo lamang ang mabibili ng sahod sa maghapong trabaho at tatlong takal na sibada lamang ang mabibili sa ganon ding halaga. Ngunit huwag mong pinsalain ang langis ng olibo at ang alak." Sinira ng kordero ang pang-apat na selyo at narinig kong sinabi ng pang-apat na buhay na nilalang, "Halika!" Ang nakita ko na may isang kabayong maputla ang kulay. Ang pangalan ng sakay nito'y Kamatayan at kasunod niya ang Hades. Binigyan sila ng kapangyarihan sa ika-apat na bahagi ng lupa upang pumatay sa pamamagitan ng tabak, gutom, salot, at mababangis na hayop. Sinira ng kordero ang panlimang selyo at nakita ko sa ilalim ng dambana ang kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at sa matapat na pagsaksi nila dito. Ubus lakas silang sumigaw, "O Panginoong makapangyarihan, banal at tapat, huwag na po ninyong patagalin ang paghatol at pagpaparusa sa mga taong pumatay sa amin." Binigyan ng puting kasuotan ang bawat isa sa kanila at sinabi sa kanilang magpahinga ng kaunti pang panahon hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kasamahan sa paglilingkod kay Kristo, na papatayin ding tulad nila. At sinira ng kordero ang pang-anim na selyo. Lumindol ng malakas ang araw ay nang itim na parang damit na panluksa at ang buwan ay naging kasimpula ng dugo. Nalaglag mula sa langit ang mga bituin para mga bubot na bunga ng igos kung binabayo ng malakas na hangin. Naglaho ang langit na parang kasulatang nirolyo at nawala sa kanilang dating kinalalagyan ang mga bundok at mga pulo. Nagtago sa mga yungib at sa pagitan ng mga bato sa bundok ang mga hari sa lupa, ang mga gobernador, ang mga pinuno ng hukbo, ang mayayaman, ang makapangyarihan, at lahat ng tao, alipin man o balayan. At sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, "Tabunan ninyo kami para makubli kami sa mukha ng mga upo ng Diyano at makaiwas sa buot ng kordero, sapagkat dumating na ang malaking araw ng pagbubuhos nila ng kanilang buot. At sino ang makakatagal?"